So yan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na 3 cards ng beast is pwedeng ma-burst out yung reptile mo, plant mo, o aqua mo. Nakikita nyo yung buhay niya, 426. Sa 426 na yan, kayang-kaya kang ma-burst ng beast. Ito sample lang to, hindi ko sinasabi na maganda itong Axie ko, pero sample lang to. So nakikita nyo 426 yung buhay ng reptile niya. Three cards lang nakikita nyo. Diba sa 426 na yon, na burst out kaagad yung reptile niya. Okay, tuloy natin. So dyan, ang ginawa ko na lang dyan is nagpass ako. Kasi yung plant ko nasa harapan naman. Yan. Inuna ka. Bali, hindi naman nauuna yung reptile. Yan, ba't nandyan yan? Ay, yung beast natin. Yung plant yung nauuna natin dyan eh. Yan. Tapos, ito naman yung kanya na to. Binurse out ko na to, gawa ng may heal. Kasi importante din na ma-burst out yung agad yung may heal para in case wala na siyang, hindi na siya magiging kampante sa sarili niya na hindi siya matatalo gawa ng may heal. Sayang oh, dalawa, aqua. Itong first niya na to, yung blood test na yan. Sa kon lang yan eh, sa plant, tama ba ako sa plant? Makakapag-heal. Yan, tuloy natin. Yan. Ganon din yung beast to beast. Alam mo yung beast to beast, malambot talaga yun. Malambot talaga ang beast. Yun nga lang, masakit dumamage dahil sa critical niya. Yun yung nagkasakit sa kanya, yung critical. Beast lang naman yung nagki-critical talaga. Pero pagka may nag-critical ng iba, ibig sabihin, anak na ni Geos yun. Kikritical bigla. Yun. Kaisa pa tayo dun. Nakatira pa ng isang damage yun. Total, hindi natin mapapatay yung kanya na yun eh. So, nagpas-pas siya dyan. Pas-pas, pataasan kami ng armor sa ginawa ko dyan. Yun. Tapos, against critical na naman. Ah, 2 cards. Yun ang masakit doon kasi na-stun siya. Pasok yung ating tira doon sa kanya. Pumasok yung tira natin na strike. Oh, panalo tayo doon. Ano nangyari? Kasi na-stun siya ng na-stun.